Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin kung paano nasusukat ang panahon. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Tukuyin ang uri ng panahon na nilalarawan sa bawat bilang. Number 1. Ito ay lagay ng panahon na nararamdaman natin na malakas ang hihip ng hangin. Maganda ang panahon ito para magpalipad ng saranggola. Ang tamang sagot ay mahangin. Tama. Number 2, ito ang uri ng panahon na nagpapakita ng malakas na ihip ng hangin, malalaki at malalakas na patak ng ulan. Ito ay tama, bumabagyo. Number 3, ito naman ay panahon na makulimlim ang langit. Nararanasan natin ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Ang tamang sagot ay maulan. Number 4, ito ay lagay ng panahon na kung saan makikita natin ang kumpol ng mga ulap sa kalangitan. Ito ang magandang panahon para maglaro o mamasyal sa parke. Tama, ito ay maulap. At ang panghuli, ito ay uri ng panahon na nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahon na ito ay may kainitan. Ang tamang sagot ay maaraw. Mahusay mga bata! Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang paraan at mga instrumentong ginagamit upang masukat ang panahon. Ano-ano nga ba ang mga ito? Paano natin nasusukat ang panahon? Una ay ang temperatura. Ang temperatura ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ginagamit ang thermometer o termometro upang masukat ang temperatura, ang antas ng init o lamig. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree ng Celsius na nasa kaliwa at degree ng Fahrenheit na nakasulat sa kanan ng thermometer. Masasabi mo ang temperatura sa pagtingin sa termometro. Tumataas ito kapag mainit ang panahon at bumababa naman kapag malamig ang panahon. Naintindihan niyo ba mga bata? Nagbabago ang temperatura oras-oras. Ang sikat ng araw ang isang sanhi ng pag-init ng panahon. Ang ikalawa ay ang hangin. Ang hangin ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Ang anemometer ay instrumento na sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin. Nakikita niyo ba yung nasa larawan mga bata? Ito ay ang tinatawag nating anemometer. Pagmasdan ang talaan ng panahon sa loob ng isang linggo. Makikita niyo dito ang 7 araw. Ito ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinapakita ang kalagayan ng panahon ng isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumagamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga sumusunod na araw. Halimbawa, sa unang column ay makikita nyo ang petsa at araw, kung anong uri ng panahon at ano ang temperatura. Sa linggo, ito ay maaraw at ito ay may 31 degrees Celsius. Ang Lunes naman, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap at ito ay may 25 degrees Celsius. Sa Martes, mahangin at makulimlim ang langit at ito ay may temperatura na 23 degrees Celsius.
Ang Miyerkules, ito ay umuulan at ito ay may temperatura na 20 degrees Celsius. At pagdating ng Huwebes, umuulan pa rin at ito ay may temperatura na 20 degrees Celsius. At ang Biyernes, ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap at ito ay may temperatura na 26 degrees Celsius. At ang araw ng Sabado ay maaraw at ito ay may temperatura na 30 degrees Celsius. Nakuha niyo ba mga bata? Laging tandaan, ang pagbabago ng panahon ay dala ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaring may kaugnay sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig ulan. Ang thermometer ay isang instrumentong ginagamit upang malaman ang temperatura ng ating panahon. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree ng Celsius. Ang anemometer ay isa namang instrumentong ginagamit ng mga siyentipiko sa pagmonitor ng panahon. Ito ay ginagamit upang masukat ang galaw at bilis ng hangin. Ngayon, sagutan natin ang gawain 1, pag-aralan ang talaan. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Makikita nyo dito ang petsa at araw, at ang uri ng panahon at ang temperatura. Unang tanong, nais maglaba ni nanay. Anong araw ang tamang panahon para makapaglaba ng kanilang mga damit? Ang tamang sagot ay Biyernes. Dahil ito ay maaraw. Tama. Ano ang temperatura noong Hunyo 7? Magaling, 23 degrees Celsius. Number 3, anong uri ng panahon ang naranasan noong Martes? Ang tamang sagot ay, tama, ito ay maulan na panahon. At number 4, kailan ang pinakamataas ang temperatura? Ilan ang temperatura nitong araw na ito? At ang tamang sagot ay Biyernes at ito ay may 31 degrees Celsius. At 5, kailan naman nakapagtala ng pinakamababang temperatura? Ilan ang temperatura nitong araw na ito? Ang tamang sagot ay Miyerkules at ito ay may temperatura na 22 degrees Celsius. Mahuhusay mga bata. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Paalam!